Hello mga ka-YouTube! Kumusta po kayo? Welcome sa aming channel. Kumusta yung inyong naging New Year? Kumusta yung inyong naging Christmas? I hope naman na maging maayos, masaya ang bawat ating celebration ng ating pagsalubong sa taong ito, 2020. Ito rin yung first video ko for this 2020. Salamat sa inyong pagsunod. Salamat sa inyong pagsunod. At hello din sa aking mahal, Lihani May Flores Diaz. Diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa kajamahan, love you. Yung video ng ito mga ka-YouTube, paluwab, parang paluwab siya doon sa na-upload ko na paano makapag-ipon ng pera, paano tayo mag-ipon. So talagang nandun yung desire, yung kabigatan sa akin na ituro ito. Hindi ko alam, hindi man toro, motivation na lang, hamon na lang, na tayo ay makapag-ipon ng pera pagkat ito nga ay talagang napakahalaga. Napakahalaga at kailangan talaga natin. Bago nga pala yung lahat, hihiling ko doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel na huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe. Pagkatapos po na inyong panonood ng video ito, na pag natapos niyo yung panonood ng video ito, pwede po kayong mag-comment doon sa mga ka-YouTube natin na malalaki na yung ipon, patuloy po yung ating pagsamo sa inyo, na just comment po doon sa baba yung inyong pamamaraan kung paano din kayo nakapag-ipon para makatulong din po tayo sa ating kapwa, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na na talagang nagnanais din makapag-ipon. Subalit, nanihirapan, hindi rin sa dahil walang income, no? Kasi nga, maniwala naman ako na lahat tayo ay mayroong income, hindi man ito permanente, pero mayroon tayong mga extra na napagkakakitaan, no? So, kung hindi nyo pa po napanood yung aking video patungkol doon sa apat na tips kung paano makapag-ipon, punta nyo lang po yung aking channel. Baka napanood nyo lang ito, pinanood nyo lang yung video kong ito dahil sa thumbnail, baga na hamon kayo dahil sa thumbnail kung paano tayo makapag-ipon. Na-advise ko po sa inyo mga ka-YouTube na punta nyo yung aking channel at panoorin nyo yun. Ako naniniwala ako na malaking may tutulong ito sa atin, no? Sapagkat ito rin talaga yung aking ginagawa sa ngayon. So hindi ko lang ito sinasabi, hindi ko lang ito ina-advise, dahil narinig ko lang, no? Hindi po, ito talaga yung ginagawa ko sa ngayon, no? Kasi kung hindi tayo magsisimula, kailan pa, no? Yung video ito is hamon na talagang magsimula na tayo mag-ipon. Kahit magkano lang yan, yung mahalaga, may naitatabi tayo, may naipon tayo. Kasi kung yung magiging takwiran natin is saka na lang ako mag-ipon, susunod na lang ako mag-ipon. Gustusin ko muna ito lahat, susunod na lang. Parang katulad lang yan ng may nakalagay sa tindahan na bawal yung utang ngayon, no? Bawal muna yung utang ngayon, bukas na lang, no? So hanggat hindi natatanggal yung nakalagay doon na bawal yung utang ngayon, pagbalik mo bukas, ganun pa rin yun. So ngayon din, kung hindi maalis sa atin, hindi matanggal sa atin yung pagsasabi na saka na ako mag-ipon, sa sunod na lang, so walang mangyayari pag-iipon kasi ganun at ganun lang din yung mangyayari. So yung nais ko sa video ito, yung magsimula talaga tayo mga ka-YouTube. Hinahamon ko kayo na magsimula kahit magkano lang, no? Dahil napakahalaga nun. Sa mindset lang yun, niwala talaga. Mindset lang yun. Kasi tignan niyo mga ka-YouTube. Ngayon nagdaang December. Diba? Kasi nasa kaisipan na natin,
parang kaugalian na, na talagang pagdating ng December is magagastos. Kailangan maghanda. So kaya makita naman natin na totoo yung nangyari. Halos lahat ng pamilya ay mayroong handa at mayroong ginastos. Maraming pira yung nagastos. Bakit? Kasi nga, nakaugalian na eh. Nasa mindset na eh. No? So parang ganun lang, kung gusto nating makapag-ipon, ilagay natin yun sa ating desk. Kahit magkano lang yan. Alam nyo, nung nag-upload ako, ngayon lang December ito eh. Nagsimula akong sinubukan ko na mag-ipon ng 2020. Bawat 20 na dadaan sa akin. So, sabi ko is, ipunin ko. Inamon ko yung sarili ko na ipunin yung lahat ng 20. So, tignan nyo, ito na yung naipon ko. Ilang ano pa lang, na ilang araw pa lang. Sabi na rin, isang buwan. Nakapag-ipon na ako, kunti lang. Sasabihin talaga, maliit lang. Kasi, tignan, is 2020 lang ito. Pero, ina, kung halimbawa na hindi ko sinabi, hindi ko inipon yung 2020 na ito, kanino na kaya ito napunta? Sa akin pa kaya yan? Ipon ko pa kaya? Hindi na, di ba? So, maliban din doon sa tinatabi ko na medyo hindi 20, iba ito, ito sinubukan ko lang. No? At yung barya naman mamaya, kapakita ko sa inyo, mga queens, puro queens. So, tinatabi ko din. So, hindi ko na, hindi ko pwede pitpitin kasi mabigat na. No? Kaya, picturean ko na lang mamaya, ipakita ko. So, yun lang kay YouTube yung desire ko talaga na magsabay-sabay tayong mag-ipon. No? Para, lalo na ngayon, diba, bagong pasok ng taon, napakaganda na yung sa mindset natin is magtabi ako kahit magkano, then meron tayong disiplina. May puntahan nyo lang mga kay YouTube yung video ko doon sa channel ko, nandiyan sa channel ko, nandiyan. So, tignan nyo lang, may kita nyo at pag ginawa nyo yan, sigurado ako na makakatulong yan ng malaki sa inyo mga ka-YouTube. Hindi pa tayo yung hindi tayo nag-uusap dito ng million, no? Kasi nga sila nandun na at dahil din aniniwala ako na nagsimula sila sa maliit lang din, no? So ako parang iniisip ko minsan parang wala pa akong karapatan magsalita ng ganito, pero nandun yung kabigatan ko, parahil nilalagay ng Panginoon sa akin na mag-challenge, no? Na hindi lang basta challenge, kundi dahil din sa ginagawa ko, nakikita ko na epektibo. So, yun din yung desire ko, na isang araw, mayroong isang tao man lang na makapagsabi, na dahil napanood ko yung video, yung video yun, no, kahit hindi tayo magkakilala, ay masabi mo na nakatulong, so magiging masaya ako. At doon naman sa mga kakilala ko, no, kung makapag-ipon kayo, kahit hindi nyo sabihin sa akin na dahil sa video, dahil sa tips ko, okay lang naman, at least nakatulong ako. No? Kahit sa mga estudyante na makapanood dito, talagang encourage ko kayo, mga kabataan, na magtabi doon sa inyong baon. Sabihin nyo, kulang pa nga. No, huwag nyong ikatwira na kulang pa nga. Kahit piso lang, magtabi kayo. Hindi naman ganun kalaki yung aking sweldo. Hindi naman ako nagsisweldo ng 10,000. Hindi po ako sumisweldo ng ganun. Sabagkat, on ko lang yung nagiging trabaho ko. Part-time. Pero, kapag ipon naman, may share lang ako na isang ina. Dahil naging trabaho ko rin nga yung mag-interview patungkol sa mga civics. So, isang nanay yung nagsishare din ako ng ganito sa kanila. Sabi ko nga mahalaga mag-ipon. So, isang nanay yung nagsabi na totoo yan dahil ginawa niya, naranasan niya. Dati sabi niya yung asawa ko ay maglaot dahil may isda yung trabaho ng mister niya. Yung isda noon is 10 pesos pa lang 1 kilo. Sabi ng asawa niya,
Diyan sa 10 pesos na yan, kunan mo ng piso at itabi mo. So, minsan, 2 kilo lang daw yung huli ng asawa niya. So, parang nagtatampo siya, yun na lang yung huli mo. Ipapatabi mo pa yung piso-piso na yan. Parang nagkaroon siya ng tampo, sabi niya. Pero sabi niya, sa loob ng 3 years na ginagawa niyo yun, so, dati doon sila sa may tabing aplaya, pagdating ng 3 years, nakabili sila ng lupa doon sa Batag, doon sa medyo magandang area. Nakapagpatayo sila ng magandang bahay. At nakatustos doon sa kanilang mga anak na pinapaaral yung kanilang naitabi na yun, yung kanilang naipo na yun. Kaya napakahalaga yung magtag. Kailangan talaga, lang natin talaga muna ng sacrifice na huwag yung luho, no? Huwag yung wants, huwag yung gusto. Hindi, yung kailangan at magkaroon tayo ng pagtitiis. Ano lang muna talaga. Tipid. At kayo na yung mag-manage. No? Kasi nga, sabi ng Panginoon, ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. In general, kung gagawin natin yon, ito yung blessing ng Panginoon. Niwala naman ako, araw-araw, nandiyan. Sufficient yan. Yung sa atin lang, marami lang sa atin yung nagiging problema yung pag-manage. No? Kahit na malaki yung income, nakita natin na kapag hindi niya na i-manage ng maayos, wala rin nangyayari. No? So, nasa pag-manage talaga, kahit maliit, malaki, pag na-manage yan, lalago yan dahil tutulungan tayo ng Panginoon. Ayan ay palaguin dahil napagkakatiwalaan na tayo sa kanyang ay pinagkakaloob sa atin. Kaya, yun lang mga guys, nakatulong sa inyo yung video nito. Please subscribe sa aking channel. Paki-click din yung notification para ma-notify kayo sa sunod ko pang mga i-upload na video. Dito sa ating channel, mga ka-YouTube, hindi lang mga tanawin, makita natin ano na ito, package na. So, sa sunod, i-upload ko din yung about naman sa health. No? Sa health naman yung ating pag-usapan na yun din ginagawa ko. Hindi lang pagsasabi ako ng tungkol sa health kasi narinig ko na hindi. Kundi talagang ginagawa ko yan. Kaya yan ang naman din yung isusunod ko na i-upload. Kaya salamat sa inyong suporta mga guys. Kung may comment kayo, comment nyo po sa baba na makatulong din sa akin kung ano yung mga dapat upang i-improve sa pag-vlog, kasi baguhan pa lang din. At kung ano yung gusto nyo pa na maging content natin. So, yun lang mga ka-YouTube. Salamat sa inyong panonood. At ang aking dalangin palagi na patuloy tayong pagpalay, gabayan, ingatan ng ating Panginoong may kapal, lalo na ngayon 2020, yun, na ganap natin makamtan yung kanyang kasaganang biyaya at pagkapala, at ito ay ating mapangalagaan na naayon sa kanyang kalooban. So, all the glory and honor is belongs to God. God bless. Kayo, see you sa next show. Bye-bye.